Hello everyone, nandito tayo sa SM North at nandito tayo sa Han. Titignan natin yung mga brake barrel, tapos yung PCP, tapos yung mga survival multipurpose knife, ano, sama ka sa biyahe ko. Hello everyone, nandito tayo sa Han at kasama natin si Sir Noki. Sir Noki, ano pa pala yung mga product na ino-offer nyo sa inyong ano shop? Dito sa Han Manila, meron kami ditong mga outdoor tools or air guns, flashlights, multi-tool, mga pang-defense na pwedeng sa yung mga like pepper spray, stun gun, and mga pang-hobby rin ng mga kids katulad ng mga slingshot or compound bow. And also binoculars din po. Binoculars. Sir, unahin na po natin yung sa ano, air gun kasi nandito po tayo sa section. Yes. Sir, ano po pala yung mga basic na dapat nilang malaman bago sila bumili ng ganito, sir? Actually po, pag sa air gun naman po natin, usually ito lang dyan kung kailangan ba ng license. Ayan, kung okay. Pag mga air gun naman po, ang usually ina-apply natin dyan is one-time registration po. So sa one-time registration, ang nilang naman ni customer i-submit sa amin is two valid IDs, TIN number, ID picture, then 600 pesos for registration fee. Pero wala, ano naman po yun, one time lang naman po. One time. Then, ayun sir, just in case na bumili sila ng isa or dalawa, as in, isa lang talaga yung registration, sir? Per unit, kasi magkakaiba po sila ng, ng serial number po. Ayan. Para malinaw lang sa ating mga viewers, ayun. Per ano yun na item, ha? Ayun. Mm-hmm. Then, sir, kapag sa ganito, sir, hindi na siya kailangan i-renew kapag once na nakakuha na ng ano, sir? Yes po, yung registration po na yun is one time lang po talaga, wala siyang renewal. Lifetime na po lifetime, yun. Lifetime, eh. Then sa mga air guns naman po natin, meron tayong usually dalawang klase. Dalawang ito yung tiyatawag na PCP, then the brake barrel. So yung mga PCP, ito po yung ginagamitan ng compressed air. Usually. May mga gauge po yan. Then ginagamit po dyan na panghangin is yung iba na sa yung hand pump. Basta at least 4,000 PSI pwede na po yun. Then meron naman tayo na po-purchase na PCP air compressor para mas mabilis yung i-charge. Okay, then the brake barrel lang naman, sir, ayan po yung mga hindi na kailangan ng maintenance po na hangin. Okay, sir. So, binabali lang po yan. For example po yung mga ganito, babali nyo lang pong ganito yan. Yan. So, sa brake barrel, meron tayong dalawang klase po dyan. Meron tayong spring option at saka yung tinatawag naming IGT or Inner Gas Technology System, sir. Pag IGT, sir, pag binrake mo po siyang ganyan, pusa po siya nag-create ng hangin sa loob. Oh. So, so nag-create po siya ng gas loob. So, yun po yung ano, yung parang source of power source po of niya. Power. Then the spring action naman, sir, is parang like yung mga talagang plastic na airgun din na parang mag-compress siya, then may piston po siya na tumutulak naman po sa kanya. Pero pag sa beginner, sir, ano yung i-re-recommend nyo sa dalawa, sir? Pag, yung ganito po na manual or itong chinacharge, sir? Actually, sir, pag sa mga beginner naman, pwede na any ano naman po model is pwede po. Pwede, okay. Pero kasi po ang kagandahan po sa mga brake barrel, yan po yung kunyari maghantay sa mga bundok. So, yes po yung sa mga wala na po yung dadaling mga tangke. Bahala lang po yung kailangan nyo dalhin sa kanya. Pero kung gusto nyo po ng medyo hobby nyo mag-shooting, maganda rin po yung mga PCP kasi mas convenient siyang gamitin pag meron ka ng hangin yung tangke mo. Okay, sir. Ito talaga medyo manual eh, pero kasi ang kagandahan kasi sa kanya is less maintenance po. Talaga, yes po. Yun lang po yung mga pambundok.
Ito po yung pinaka sinasuggest ko po palagi. Then, sir, kapag sa ganito, sir, ano po yung pinaka-basic or pinaka-mura sa ganito, sir? Actually, ito yung pinaka-mura natin. Ang model nito is Gamo Delta Fox. So, ang range lang naman is 14,222. So, ang caliber niya is 177. Ito yung medyo maliit na bala niya. So, siya yung para pinaka-entry level natin pagdating sa mga break barrel. Then, sir, mga gano'ng kalayo po pala pag binaril to? Kaya, pag binaril sa abot po ito ng mga 70 meters po. 70 meters. Pero siguro effective yan, sir, nasa 50. 50. Okay. Then, kung sa mga high-end, sir, ano po yung price range kung sakali, sir? Pag mga high-end po, meron tayo pinaka-stop of the letter, umabot siya ng 45,000. Yung po yung 0.22 na po, then 1-250 FPS na po yun. Mm-hmm. So, yung power niya, parang pinaka-madali pong i-explain po. So, within 25 meters po, kaya niya na pong magpabagsak ng medium size na bawida mo. Basta sa vital parts na tamaan. Vital parts. Yes, sir. Then, sir, next natin yung dito naman, sir. Sa ating mga air compressor. Yes. Sa ganito, sir, ano po yung pinaka-basic or pinaka-mura, sir? Ang pinaka-mura natin, as of now po, ay yung tiyatawag namin na Hatsan / QE po. So, siya yung pinaka-basic natin. Ang range naman po niya sa 35,000 naman 35,000. Po siya. 35,000. Yes, sir. So, ang mekanismo naman siya, sir, is bolt action niya tawag. Para kada shots mo mag-bolt ka po para umikot din po yung mags mo. Yes po. Then sir, ayun pala, di ba may air siya na inaano nyo, sinacharge. Mga ilan yung ilalagay or gano'ng katagal sir pag nagpo-compress ka pag sa ganyan? Actually pag ganyan naman po yan, nasa 35 to 50 shots po yung pwede niyang i-perform po. Then sir, kapag sa mga ganyan sir, ano po yung mga usual na add-ons or mga equipment na pwedeng ilagay sa mga ganito, sir? Actually, maganda po. Lalo yung medyo may mga kabigatan. Maganda po ito, naka-tripod. Tripod. Para yung stability po ng accuracy mo po. Then, pwede kang maglagay ng scope. Yan. Although yung iba naman po, meron siya mga fiber optic sight. Yan po yung sa atas. Yan po mga yan. Ito, semi-auto po ito. So, ito yung mekanismo niya. So, 1 volt ka lang, pwede mo nang ubusin yung 1. Yes po. Then sir, ayun pala, yung iba kasi na nagtanong sa akin kung magpi-feature ako ng mga ganito sir. Mm. Yung isang nagtanong sa akin is kung ano daw, malakas daw yung recoil, yung balik ng ano. Actually, pag mga PCP, wala po siyang recoil. Pero yung mga brake barrel, yan po ang medyo kahit paano may recoil po siya. Sa mga PCP, pag sa mga ganun, wala po talaga. Wala kayong marking. Although may tunog po siya, pero wala yung parang mag-recoil talaga siya. Then, sir, ayun, try naman po natin dito sa section na to, sir. Mga halga naman. Sir, sa mga ganito, sir, ano po yung pwedeng piliin ng, sir, yung mga parang all range na age, sir? Actually, sir, ito po kasi... 18 to 30 plus or 40 plus. Actually, sir, itong mga real guns po ito. Real guns ako. So, para mapag-purchase ka naman po ng real guns, kailangan pong makapapuhay ang kitab namin na LTAP or License to Own and Possess Firearms. So, sakrami naman po siya nakakuha. If qualified naman po kayo makakuha doon ng LTAC, so pwede kayo mag-purchase po. Then, ayun sir, syempre, kapag bumili sila nito, paano po yung pag-ownership or yung license naman sa ganito, sir? Pag yung pagkuha naman sa license toon po, kasi depende po yun sa professional tao. So, kung government employee ka, iba po yung list of requirements mo. Pag businessman ka, iba rin po yung list of requirements mo. Pero, ang pagkakapareho po nila is kailangan mo mag-take ng neuropsychological test, gun safety, at saka drug test po. Ayan, And then the rest naman po, yun po yung, kunyari, kung businessman ka, syempre, hindi po hinahanap po nila yung business permit, ayan, mga ganun po yung mga, kung ano po yung pinaka-professional po na ginagawa. Then, sir, ayun, kung real guns po talaga, syempre, real guns. Then, ano po yung usual po pala na pinipili ng client, sir, sa ganito, sir? Pag once na sa mga real guns naman po natin, pag medyo may budget naman si customer, usually kinukuha nila yung mga Glock. Ito pa, Glock 26. Kasi yan, nag-range po yung sa 49,000 enough eh. So pag medyo naman ang pinipili naman nila is itong Taurus po. Ito Taurus kasi medyo mas cheaper ng konti eh. Around 29,000 something na pala. Pero itong Taurus maganda rin po ito. Kumbaga hindi porket mura siya, hindi na siya reliable. Okay. Makaka-self-defense naman. Yes, po, apa. Then, ayun, sir. Siyempre, doon naman tayo, sir, sa mga ating
other equipment, sir. Sige. Ayan, sa mga bahina, sir. Sir, sa mga gantong bahina, sir, meron din ba siya mga night vision or mga ano other... Actually, meron kaming night vision, pero as of now, wala po tayo. Then, yung last time na meron kami, yung tatawag ng monocular po. Yung single lang po siya. Parang sa mga pang-sundalo na gano'n, sir. Parang gano'n po. Pero maganda yung sa amin kasi parang pwede mong i-record yung mga images na kukuha nun mo. So, meron din siyang daylight color pwede mong pag-buhin. Kasi usual, pag, ano, minsan kulay green lang. Ayan, yeah, sir. So, pwede mong bago-baguhin yung kulay nun. So, kung sa mga binoculars naman natin po nito, eh, ang pinaka-distance po talaga yun is 1,000 yards. 1,000 so, yards. So, nagkakaroon na sila ng difference dun sa mga tiyatawag nilang magnification at saka diameter. The more na mataas ang magnification, yun yung mas clear, mag-zoom in po niya ng malaki. Sa diameter naman po, ang kagandaan kasi sa malaking diameter, madali niyo po siyang makita. Isang ganun lang, makikita niyo kaagad yung, at saka mas malawak po yung viewing nito. Ayan, sir. Then, regarding po pala, sir, sa mga equipments na pinicture nyo kanina, sir, paano kung, kunwari, ako, wala akong masyadong experience, pwede ba kapag, upon purchase, kunwari, mga 2 months or 3 months, pwede kong ipa-maintenance sa inyo, just in case, may ganun ba yung services, sir? Actually po, meron tayong, ano, sir, meron tayong warranty po sa mga unit natin. 6 months warranty po, and even matapos po yung 6 months, pwede nyo pa rin po ipa- service plan. Siguro may konting charge lang sa technicians. And then yung sa mga brake bearing po pala, may mga precautions po na tinuturo kami dyan para magtagal po yung brake bearing. Yan po yung, for example po, pag gusto nyo, pag hindi nyo po siya ginagamit, i-store nyo po siya, wag nyo po siya iiwalan ng may tension sa loob. Meaning to say po, dapat hindi siya nakabrake. Okay. Kasi mapa-spring po yan, mapa-IGT po yan, pwede po niyang ikasira yun. Okay. Pero kung sakaling magagawa naman po ng maayos yun, kahit na ilang years po yan, tatagal po yan. Experience na po ng ibang customer namin, yung ibang 10 years po inaabot. Then, ayun sir, kung ayun, bawal itupi, dito sir, kapag may hangin po ba? Actually, nagandaan po sa PCP dahil dry air po siya. Unlike kasi yung mga CO2 kasi, ang problema sa mga CO2 natin, dahil sa liquid air yung gamit niya, pag once na meron kang hangin sa loob, pwede niya kasing, pwedeng ma-damage ka agad yung tiyatawag namin na o-ring o kaya parang gasket niya na nagsisip sa kanya. Pero dahil dry air ang ginagamit natin dyan, okay lang siya kahit may laman siya, kahit mga 100 lang. Pwede po yun. Yeah. Para sa mga first time na magbabalak na bumili, ayun. At least meron na kayong, tag dito, may stock knowledge na kayo. Then sir, ayun, doon sa mga survival or multi-purpose, ano natin, mga knives, tools, ayun sir. Ano po yung i-re-recommend nyo sa kanila, sir? Actually, meron kaming bagong dating, yung tiyatawag namin na ARC. ARC? Oh, siya yung pinakatapos the line ngayon pero halos kumbaga na sa kanya na lahat eh. Then siya rin yung first time in the history na multi tool na merong Magna Cut Blade. Ano yun, sir? Ang Magna Cut Blade po kasi siya po yung pinaka premium high quality na blade sa US. Na which is pinagagamitan talaga niya is pang knives o kaya pang mga blade lang talaga siya. Tapos yung merong coated din po siya, kung mapapansin niyo may mga itim po siya. Natawag po diyan is TLC sir, parang anti-corrosion po yan sir. So hindi siya kinakalawakan. Hindi po siya kakalawakin agad in case po kahit mababad sa tubig. Siyempre kailangan linisin din, i-maintain din palagi. Pero kaya pa mas matibay yung ano resistant niya pagdating sa mga rust or corrosion niya tawag po nila. Then sir, paano po pala i-maintain to kapag lilinisin or ano? Ano po ang magandang gamitin na panglinis sir sa mga ganyan? Actually pag once na kunyari hindi na iwasan po nagkaroon ng stain. Usually kami ginagamit namin sa kahit WD-40, pwede na po 'yun. Pero kung silipong lagi na lang siya para mga lubricating oil. Yes sir. Pero ito kasi si Art hindi na no need na kasi dahil magnetic kasi siya eh. So yung dito niya, hindi mapapansin mo, hindi siya matigas. Kung ano, smooth ang kanya. Unlike yung sa iba kasi multi-tool na kailangan. Minsan parang, medyo matigas. Oh, kasi para may trade siya doon na parang pag nawawala yung lungs niya. Common naman talaga yun na parang tumitigas. So yung iba, niyalig na ng lubricating oil. Pero ito kasi, hindi na, no need na siya eh. Ayun, tapos, napaka-easy access nito kasi dahil unlike sa ibang multi-tool natin, pag gumagamit ka ng mga tools like Phillips screw, flat screw, gunting, kailangan mo siyang i-open para magamit siya. Ayun nga, sir. Pero dahil sa ito yung pinakabago ni Leatherman, ang mga ano po nito, yung mga preset, nasa labas na po lahat. Kung kailangan mo gumamit ng screw, ito na po siya kagad. Ready to pop up na. Then may safety rin po yung ano, yung knife natin. So hindi po siya mag-fold, sir.
Kasi okay, ang delikado po sa knife kasi pag kasi pag ganun, tapos yun mo yung PA. So, talaga, pwede kang madisgrasya. Pero ito si Leatherman Art po, ang safety po niya nandito. So, pwede mo siyang i-fold ng one hand po. Dito lang po siya. Yan. So, napakaganda po niya talaga. Siya po yung, kung sakaling pwede mo yung mag-i-invest din naman kayo ng multiple, siguro ang recommend ko si Art. Kasi ako na-miss talaga ako sa kung ano yung, sabi nila kasi medyo pricey, pero tingin ko parang sapat lang din naman yung ano niya. Yung, sir, sa ganito, magkano po pala ang range? Ito po, itong top of the line po natin ngayon is nasa 20,049. Yes po. Pero may mga more cheaper naman din tayo, pero para sa akin kasi siya yung pinakamaganda ngayon. Mm. Then, sir, ayun pala, ano po pala yung mga other ano niyo, branches kung sakali hindi sila makapunta dito sa SM? Meron po tayong Alimol. Alimol. Megamol. Megamol. Then, Mall of Asia, meron po tayo nga. Then, sir, ano po pala yung mga tinatanggap yung mode of payment, sir? Actually, pwede naman tayo sa any card. Any card. Credit card, debit card, pwede tayo. And then, cash, pwede rin po. Gcash, pwede rin po. Gcash, pwede rin. Then, sir, ayun, please invite sa ating mga viewers na bumisit po dito. Ay, punta na po kayo sa store namin. Marami po kayong mga magagandang tools na makikita po rito. Air guns, multi-tools, flashlight, saka mga gandang quality namin dito. At usually, katulad dito sir, 25 years warranty po ito. 25 years, wow, haba. So, ganyan po ka-quality mga binibenta ni Han na Leatherman po. Kasi, sinong company po magbibigay ng 25 years warranty kung hindi po siya tiwala sa ginawa po. Once again, thank you so much. Ayan, visit na lang kayo sa kanilang mga branches. Ayan, thank you. Yes.